Hello guys. So ayan. So kakagaling ko lang sa pabrika. So kinuha ko itong sticker. So ang ating courier ay si Ninja Van. Thank you. Maraming salamat kay Ninja Van. Ayan. Kay Sir Hansel Garcia. Dahil sa totoo lang, so kahapon pa siya dapat dumating. Pero yun nga, nakalimutan ko mag-iwan ng pera sa guard. So napakiusapan ko siya na yun nga, bumalik siya ngayong araw. At yun, so iniwan na niya to sa guard. So hinatid ko yung payment, kaya nakuha ko na itong sticker. So kahit holiday, ayan, so tayo ay magtatrabaho pa rin, extra income. So gagawa tayo ngayon ng sticker. So mga kasuki, samahan niyo ako. Dahil after ko ma-print yung ating sticker, so samahan niyo ako, di-deliver naman natin ito. Or pupunta tayo kay JRS Express, no? Kasi kailangan na nating maihatid yung sticker, no, ng ating kliyente. So ayan guys, so flex ko lang ulit sa inyo guys yung regalo sa akin ni Javi na ayan, computer table. So ito po ang aking ginagamit kapag ako po ay gumagawa ng mga sticker. So ayan, so Acer po ang aking laptop. So hindi po ito sponsored, no. So antagal na nitong aking laptop na ito, no. So tapos ito naman po, no, yung Epson. So ito po ang gamit kong printer. So si Epson L3110. Again, hindi rin po ito sponsored. So ito po ay pina-swipe lang po natin ito, no, para tayo ay magkaroon ng ganitong klaseng printer. So ito po ang gamit natin. So si Epson L3110, again, siya po ay 3-in-1. So scanner, printer, plus Xerox. Ayan, so 3-in-1 na po siya. So ayan. So ayan po. So eto na yung lagayan ng ating mga sticker. Ayan. Thank you again kay Daylin Camacho sa pagre-regalo po sa akin ng itong organizer. Ayan. So eto yung ating mga band paper. Ayan, para sa ating mga estudyante. So wala tayong CPU, kaya naging lagayan ng mga laruan yung ating ilalim. Ayan. So extra natin si Chuchay. Ayan. Pinakamakulit si Chuchay. At itong si Berta. Ayan. So ayan siya guys. So ayan. So samahan nyo ako guys. I-print natin yung pinagawa sa ating sticker label para sa pabango. Ayan. So medyo matagal to. So, pag-sign in, medyo may katagalan. So, ayan. So, may bakas pa. Halatang hindi ko na i-off to, ah. So, ayan. So, hanapin natin yung... So, ayan. So, hanapin natin yung... ating ipiprint. So, sa mga susunod na topic natin mga kasuki, may nag-request sa akin. So, kung pwede raw, i-topic natin kung paano daw ako mag-layout ng mga sticker design. Ayan. So, sa mga susunod na araw guys, yun ang ating gagawing video, tutorial video. Kung gusto nyo po ng mga ganong klase ng video guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel, no? Ayan. So, hindi pa naman po ako ganun kabihasa sa paggawa ng mga sticker labels. So, ongoing pa rin po yung ating ginagawang pagtuklas, no? Sa mga pagdesign or paggawa ng iba't ibang klase ng sticker label. Ayan. So, hanapin natin yung ating ipiprint sa araw na ito. Nakahabol pa. So, kahapon pa dapat ako magpiprint. So, dahil nga tayo ay nagpunta kay Dr. Tan, no? So, ngayon tayo nagkaroon ng time para mag-print at dahil nga wala pa rin naman yung ating ano, ating sticker. So, again, ito po yung ating reprint, no? Kay Marinel. Marinel Sense. So, ayan. Marinel Sense. So, hindi ko alam. Parang lalabo siya kapag malapit sa screen. Lagyan natin ng ilaw.
So, yun ang ating ipiprint. Ayan guys. So, unbox muna natin ito guys. Itong aking sticker. So, pakita ko sa inyo yung aking mga ginagamit na sticker sa paggawa ng mga perfume labels. So, again, shout out kay Kuya Hansel Garcia. Siya ang courier ni Ninja Van. Ayan. So, ang bait ng mga courier ng Ninja Van. So, napakausapan sila guys. No? So, kailangan nilang gawin is i-chat niyo po sila. So, make sure guys na yung mga courier, no, kung hindi kayong Shopee or Lazada. So, naka-fix naman guys kung sino yung naka-assign sa area. So, make sure guys na nagkakaroon kayo ng communication sa ating mga courier para maiwasan yung alam niyo yun, para nagkakaroon kayo ng case kay Shopee or Lazada. So, may mga times naman kasi no, na hindi mo naman inaasahan na darating, minsan mas maaga sila dumarating. So, kung hindi ka pala tingin sa iyong apps kung kailan darating, dahil nga yun, so, sunod-sunod nga yung mga ganap, no? So, nakalimutan natin mag-iwan ng pera sa card. So, pinaka the best way talaga, once na ikaw eh nag-order kay Shopee or kay Lazada eh, kung ang address na ginamit mo is office address, so, ayan nga. So, nangyari nga na holiday, wala tayong pasok. So, tumapat na walang pasok yung pang-deliver. So, walang daratnan si Kuya. Walang invalid na payment. So, buti na lang, mabait si Kuya Hansel, no? Si Sir Hansel Garcia, shout out po natin, courier ng Ninja Van. So, nag-message siya. So, darating na siya. At, yun. So, napunta tayo sa ating. So, ayan. So, secure naman yung ating secure naman yung ating sticker. Guys, yung gamit natin na sticker. Ayan. So, baka may mga nagtatanong sa inyo dyan. Ano ba yung ginagamit natin na sticker, pang label sa ating mga pabango? So, dalawang klase po yung ginagamit ko na sticker para sa ating mga pabango. So, gaya nito. So, yung dadali natin sa JRS mamaya. No? So, papadala natin siya dahil siya ay, yung kliyente natin sa sticker ngayon ay taga Batangas. Yan, si Mami Marinel. Yan. So, taga Batangas siya. So, medyo hindi siya sakop ng so, walang COD na Shopee yun. So, para mas madaling sa ating customer. So, nag-suggest ako na pwede natin yung JRS Express. So, ito yung gusto niyang gamitin natin na sticker para sa kanya, yung transparent. Ayan. So, ang gamit nating brand is iTech. So, vinyl sticker. So, ito yung gamit natin na brand. Ayan. So, ito po ay transparent. So, meron siyang tatlong klase. Ayan. So, meron siyang glossy, matte, and transparent. So, ang in-order natin is transparent. Ayan. Tapos, meron pa akong isang klaseng gamit ng sticker. Ayan. So, siguro lagi niyo ito nakikita sa ating vlog. Ang gamit kong sticker naman, na isa pa, is yung PP Pearl sticker. Si PP Pearl sticker naman, so, gamit ko siya sa isa pang klase ng so, ayan. Then, si PP Pearl sticker. So, kung mapapansin nyo, from the word na pearl, yan. So, ito naman, gamit ko siya kapag more on mga makukulay, no? Pag more on mga makukulay, yung gamit, yung ating mga design, mas prefer kong gamitin itong si PP Pearl sticker. Kasi nga, nag-a-add siya ng additional na parang color, hindi naman additional, basta parang na-enhance niya yung color ng ating mga design. So, tapos yung white background nga siya, no?
pearl like yung kanyang yung gloss, no? So glossy type siya, and ayun, so makinang yung ating magiging outcome ng design sa sticker. Yan. Tapos meron pa akong isa pang gamit, no, sa sticker. Ginamit ko naman to sa lip tint, dahil may nagpagawa nga ng lip tint sa atin. May nagpagawa ng lip tint na sticker din. So, ang ginamit ko naman sa lip tint ay yung... Teka, wait. Hanapin ko ito. Itong PET aluminum sticker. So, ang gamit ko naman, no, ay PET aluminum sticker. So, ginamit ko naman ito dun sa nagpagawa sa akin ng sticker para sa kanyang lip tint. So, ayan. So, yung label ng kanyang lip tint, no, na diba uso ngayon yung parang ikaw yung gagawa ng parang personalized na lip tint mo. So, yun naman yung kanyang business. So, napagawa siya ng personalized sticker label. So, ang ginamit natin sa kanya is yung PET aluminum sticker. So, si PET aluminum sticker, ganito naman yung kanyang itsura. So, ganito naman yung kanyang itsura. Parang aluminum type yung itsura ng kanyang design. Ayan yung kanyang kulay. So, makintab na makintab yung naging outcome ng ating sticker label. So, depende po yan. So, yung ginagamit kong sticker is depende dun sa design ng sticker. So, bakit ko ginamit si PET aluminum sticker? Dun kay sa nagpagawa nung label na lip tint. Kasi sa label na lip tint, ang kulay lang niya is black and red. So, sa black and red, so feeling ko, mas mabibigyan ng justice or mas ma-enhance yung kulay na black and red. Mas magiging matingkat siya. Kapag ang ginamit kong sticker sa kanya is yung aluminum sticker. Dahil nga nasa dark side siya. So, yun ang ginamit ko sa kanya para mas ma-enhance pa yung color na black and red. So, ayun guys. So, depende sa need ng customer yung ating ginagamit. Plus, meron ako dito. Ito naman is ginagamit ko pang personal use. Itong glossy photo sticker paper. So, meron ako ditong extra na glossy photo sticker paper. So, ginagamit ko naman po ito para pang gamit ko pang personal sa mga bata. So, katulad nga nung nagkaroon ng project yung mga anak ko. So, kailangan nila mag-print, no, magka-cutouts ng mga pictures. Ayan. So, para hindi na tayo gumamit ng mga face, no, di ba, karaniwan na lang. So, ang ginagamit ko na lang is photo paper sticker, no. So, nakakatulong, so, glossy ang gamit ko. So, nakakatulong din siya para iwas, iwas dikit-dikit. Kasi karaniwan, di ba, pag gumagamit tayo ng face, kapag yon di ba, pag nangyari may mga cutouts tayo, mga projects sa mga bata, tapos ididikit natin. So, nagkakaroon ng parang kulubot-kulubot yung gilid, no, yung paligid ng picture. So, parang hindi na siya magandang tingnan. Dahil nabasa na siya ng face, ganun, lalo na pag malalaki yung mga cutouts ng mga pictures, no. So, sayang naman yung effort, sayang naman yung ink, no, colored ink yung ginagamit natin. So, para mas mabigyan ng justice yung picture, no, ng mga projects, so, ang ginagamit natin is yung photo paper sticker. Yan. So, ayun lang guys. So, sana nagkaroon kayo ng mga idea sa mga iba't ibang klase ng mga sticker. Merong transparent, merong matte, no. Tapos, meron din tayong ginawa sa mga susunod na araw. So, kung interesado kayo guys, gagawa naman tayo ng calling card. So, nakagawa na ako ng calling card. Nag-example ako kay Hubby, no, ginawa ko siya ng calling card. Ayan. So, iba ang ginamit nating papel sa kanya. So, matte type. So, nag-try kami na mali kasi nabiling papel, no. Ang nabilang papel is linen paper. So, alam naman natin pag linen, meron siyang texture. Ayan. So, yun ang ginamit natin sa kanya. And so, may kita niyo kaibahan ng glossy matte, no, sa mga ganong klase ng mga design, no. So, may iba-ibang design, may iba-ibang klase ng mga paper. So, kailangan alam niyo kung paano gamitin at kung ano yung magiging outcome nito. So, ayun na nga, balik tayo, no. So, samahan niyo ako guys, i-print na natin yung order na sticker ni Ma'am Marinel sa atin. So, para mamaya maihidid natin sa JRS Express. So, ito guys yung example ng sticker ni Ma'am Marinel. So, ang order niya sa atin is 28 pieces ng sticker. So, ganito yung
itsura ng kanyang sticker. So, ayan guys. So, ang gamit natin dito is transparent. Ayan. So, transparent yung ginamit natin na sticker sa kanya. So, ayan. Ayan yung itsura. Ayan. So, meron siyang, kung mapapansin nyo yan, ayan. Medyo may kaliitan. So, yan ang kanyang request. Gusto niya is maliit na label lang. Ayan. So, ito yung mga iba pang mga scents. So, mag-print na tayo. And, ihahatid na natin itong maya-maya kay JRS Express. So, buti na lang may malapit na JRS Express sa amin. Mention lang yun sa Metolgate. So, mamaya, maalaman nyo, magkano ba ang shipping fee kung ikaw ay magagaling dito sa May Kawayan, no? From May Kawayan, tapos, i-ship natin to Batangas. So, maalaman nyo guys, magkano ang babayaran. So, kung interesado kayo, stay tuned. Huwag kayong alis guys. So, mamaya, ihahatid ko sa inyo ang presyuhan, no? Kung kayo ay magpapa-courier, no? Through JRS Express, maalaman nyo ang presyo nyo mamaya. So, bye na muna.